Brother Jun Ray, unang tanong ko, tanggap niyo po ba na sumasamba kayo sa tatlong ganap na Diyos? No. Hindi. No, hindi ko Okay. tanggap 'yan, no? Categorically, hindi ko tanggap 'yan. Bakit? Ang turo po ng aming simbahan ay ito po, no? God is one but not solitary. God is one but not solitary. Ang Diyos ay isa pero hindi nag-iisa, kapatid. Diyos lang ang isa. 30 seconds po. Maraming salamat. Pangalawang tanong ko, hindi mo tanggap na sumasamba ka sa tatlong ganap na Diyos. Ngayon, ang follow-up question ko, yung tatlong persona, ganap na Diyos or hindi? Yes, ganap sila na Diyos dahil yun ang kanilang kalikasan. No? Hindi yun tatlong magkaibang Diyos. Sabi nga kaganina sa 1 John 5:7, "For there are three bear witness in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are not three but one." Kapatid. Kung tanggap mo yung tatlong persona ay ganap na Diyos, yung tatlong personang ganap na Diyos, sinasamba niyo ba bawat isa or hindi? Yes, bilang Diyos, no? Hindi bilang mga Diyos, no? Take note, sinasamba namin sila bilang Diyos kasi nag-iisa lang ang tunay na Diyos. Kaya sinasamba namin ang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo, hindi bilang mga Diyos, kapatid. Okay, follow-up question, sundan ko yung mga sagot mo. Yung God the Father, isang ganap na Diyos, na isang persona, na isang ganap na Diyos, isa. Yung pangalawa, Diyos Anak, na isang ganap na Diyos, na isang persona. Pangatlo, Diyos Holy Spirit. Objection muna, Mr. Moderator. Yes, stop the clock. So ano po yung objection, kapatid? Yes, I guess the question is redundant, Mr. Moderator, no? Isang ang Ama daw, isang ganap na Diyos, na ganap ng Diyos, na persona. Tapos ang isang another naman na ganap ng Diyos, na ganap ng Diyos, na persona. Hindi o, ganun, kapatid, no? Huwag pong dagdagan ang aral namin. Ang isang tunay na ganap na Diyos ay ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. No more, no less. Huwag nang dagdagan pa, Mr. Moderator. Yun lamang po ang aking objection. Broad okay. Mark, meron ka din po bang objection? Hindi, sige, okay lang. Hindi, okay sagutin, lang magtatanong na ako. Okay, next question. Yung, yung isang persona ng God the Father, ganap na Diyos, tama po ba? Yes, ang isang persona ng God the Father ay tunay na Diyos. Ganun din ang persona, no, ng anak, tunay din siya na Diyos. Ganun din ang Holy Spirit, tunay na Diyos. Bagaman sila ay tunay na Diyos, hindi tatlong Diyos. Iisang Diyos. "For there are three bear witness in heaven, and these three are one." Yan po ang sabi ng Bible, kapatid. Okay. Iwanan ko muna, pero babalikan ko uli yan, ha. Ang pagsamba po ba sa isang Diyos ay parehas po ba ng pagsamba sa tatlong ganap na Diyos? Parehas po ba o hindi? Objection mo lang, Mr. Moderator. Yes, ano po yung objection, kapatid? Yes, gusto ko lang klaruhin, no, kung yun bang sinabi niyang parehas lang sa tatlong ganap na Diyos. Alin ba? Tatlong ganap na iba-ibang Diyos o tatlong ganap na iisang Diyos? Yun lang, Mr. Moderator, gusto ko lang klaruhin. So, may objection ay, kapatid, ko, Mark? Lilinawin ko lang. Yung tatlong ganap na Diyos, tatlo yun, eh. Tatlo na ganap. Oo, hindi yung isang ganap na Diyos, hindi. Ang tanong ko, yung pagsamba ba sa isang Diyos, gusto ko lang makita yung okay. Analyzation niya sa question ko. Okay, ang pagsamba ba na sa isang ganap na Diyos, ay parehas ba sa pagsamba sa tatlong ganap na Diyos? Parehas ba sa iyo o hindi? Well, moderator time. Yes. Bro Jundri, okay na po ba yan? Na-clarify na ng negative stand? Yes, okay, yes. Na-clarify ko na po. Okay, so iumpisa natin yung timer ngayon po, no? So, ulit, pakiulit na lang po yung tanong, Brother Mark, para mas malinaw na uli sa kanya na iumpisa na po natin yung time ngayon. Go ahead. Ang pagsamba po ba sa isang Diyos ay parehas po ba ng pagsamba sa tatlong ganap na Diyos? Parehas po ba o hindi? Yes, parehas. Dahil ang tatlong ganap na sinasabi mo is refer sa person. Pero
sa first na question mo is tunay na nag-iisang Diyos lang eh. So sa isang Diyos sila, pero tatlong persona, Diyos din yun na kalikasan. No? Kalikasan kapatid ah, kalikasan nila ay isa, bagkus ganap silang Diyos, kasi ganap naman talaga silang Diyos, kahit tatlo silang persona. Iisa lang yun kapatid, hindi namin kinikilala tatlong Diyos yun. Time okay. Oh, follow up question ko, ano yung pagkakaunawa niyo sa iisang Diyos? Nagkakaisang Diyos o iisang persona ang Diyos? Ano yung pagkakaunawa niyo sa iisang Diyos? Nagkakaisang Diyos o iisang persona ng Diyos? Okay, ang unawa namin sa nag-iisang Diyos, gamitin ko na lang yung aming aral no para hindi ako magkamali. Ito, the Trinity is one. We do not confess three gods, but one God in three persons, the consubstantial Trinity. The divine persons do not share the one divinity. Yan po ang aming aral, kapatid. Kapatid, paglalarawan mo sa isang Diyos? Katulad ba ng ina, ama, at anak na may iba-ibang persona, iba-ibang tatlong persona, pero isa lang ang nature dahil pare-pare silang tao, yung isang pamilya, ang isang pamilya ay binubuo ng tatlong ganap na tao, ganun ba ang pagkakaunawa nyo sa iisang Diyos? Analogically speaking, yes. Isang pamilya may tatlong persona. Ang ama, ang anak, at ang ina. They are three persons but only one family. No? Analogically speaking, yes. Salamat. Salamat. Okay, yun. Ah, salamat. Okay. Okay. 2 minutes. Two minutes. Okay po. Ilan ang kinikilala mong Almighty God? Isa lang ang Almighty na may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Okay. Ilan ang kinikilala mong Ama? Isa lang ang Ama. Sabi nga ng Panginoon Hesukristo, Mateo 23:8, huwag niyong tawaging sino mang ama sa lupa dahil isa lang ang ama nasa langit, kapatid. Tama. Men, maliban ba kay God the Father, may kinikilala kang ibang ama? Wala na if you refer to God. God the Father is okay, only salamat. One. Isa lang, saglit lang. Mayroon bang 30 seconds? No? 1 Corinthians 8:5, iisa lang ang ama. No? If you refer to God. But kung sa ama na priestly father. Okay. Nako. Okay. Sige po. Sayang. Pwede pa. Pwede mag isang tanong. Isa pang tanong. Okay. Ayun. Kinikilala mo bang ama si Yahushua? Yes, as father dito sa lupa. No? Because he is the high priest. No? At ayun po sa Numbers 18:17, the priest is the father. Mm. Sa heaven, hindi mo na kinikilalang ama si Yahushua? Yes, dahil sa langit siya po ay anak okay. ng Diyos, begotten son Amen. Of God. Amen. Amen. Ano ilang oras pa po, brother, Mr. Moderator? You have only 15 minutes na lang po. 15 minutes? 15 siguro seconds. Ito. Sorry, 15 seconds. Ayan. Okay. Maliban ba sa Diyos na nagkatawang taon, may iba bang Diyos na hindi nahayag sa laman? Maliban, Mr. Moderator, klaruhin ko lang ah, no? Maliban okay, sa... Yes, salamat Mr. Moderator, no? Dahil tinanggap niya yung hamon ko, Mr. Moderator, ito yung pinakauna niyang present, no? Yung hamon ko, tinanggap daw niya. Tapos kinut niya ang Babylonia ay tumang-tugma daw sa Trinity. So ngayon, mayroon tayong karapatan na hanapan siya ng kung anumang babasahin na kanyang nabasa na ang Babylonia ay iisang Diyos na may tatlong persona. Nasaan mababasa yan, kapatid na Markumbaw? Sa Wikipedia, sa Google, ma-search nyo yung Trinity, Babylonian Trinity. Ma-search nyo. At ngayon, yan, may mga grupo na dinidiyos yung tatlong persona na yan na kung saan nagsimula na pinanggalingan ng iba-iba pang Trinity sa iba-ibang lugar. Mr. Moderator, objection.
Yes, ano po 'yon? Yan the time i-stop natin yung time. Sige po, Bro Junry, ano po yung objection? Yes, dahil tinanong siya Mr. Moderator, nagbigay siya. No, so ang gusto ko mo Mr. Moderator, siya ang magbigay, wag yung tayo ang pahanapin niya. No, na sinabi talaga sa site ka ng binasa. Madali lang naman 'yan eh, kasi siya ang nakakaalam, mahirapan tayo niyan maghanap sa napakalawak ng Wikipedia eh. Na saan ang reference mo na sinabi yung Babylonia ay pinaniwala ang iisang Diyos na may tatlong persona. Pakibigay na lang kung meron ka man dyan o wala. Okay, si no, hindihan ko po yung objection. Brother Mark, may objection ka rin po ba o wala? Ang objection ko, kung hindi ko maibigay, sige, sa part na yan, panalo na siya, wala problema. Pero malinaw, kahit mag-research kayo, yung tatlong persona ng Babylonia, tatlong persona yan, katulad ng tatlong persona ng pamilya ng Diyos, ng mga Diyos nila, ng Trinity. Alintulad talaga. Kaya kung sa part niya, sabi mo, panalo ka, di, okay lang. Hindi naman ako nakikipagpagalingan dito. Basta at least nagkakaibigan tao na yung pinanggalingan talaga ng pagan na Babylonia na binabanggit sa Revelation, natupad talaga. May katuparan talaga. Yun lang po. Kung ano man, kung panalo siya, sige, okay lang. Next question ako. Okay, so yun lang, yun daw po yung ano niya, yung pahayag niya ngayon, Bro Junry. So, now dumako na po tayo sa next question. The time start now. Yes, salamat. At least inamin niya Mr. Moderator, natalo siya. Okay, next question. Dahil sinabi mo, ang Trinity ay hindi yun naman dahil ito ay misteryo, no? Sa yung pagkaunawa ba ang misteryo ng Diyos pinaunawa sa tao o hindi? Yes po, pinaunawa. Binigyan tayo ng karunungan sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kung may mga bagay na hindi na pinaunawa, hindi na ikaka-impyerno 'yon. Pero yung importa yung ikaka-impyerno ng ating kaluluwa, gaya niyan, tatlong Diyos 'yan, yung tatlong persona, pero isa lang palang Diyos 'yan, kaya naging hindi maunawa ang doktrina, hindi pwede 'yan tanggapin na hindi siya naunawaan kasi ipapaunawa sa iyo, ikaliligtas mo. Hindi pwedeng 30 seconds po, tapos na. Okay, dahil sinabi mo pinaunawa, no, pinaunawa sa iyo ang hiwaga, no, ng kaharian ng langit, no, or ang aral ng Diyos. Sino ngayon sa inyo ni Panginoong Hesukristo ang nagsisinungaling? Sabi niya dito, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit na dapat hindi ipinagkaloob sa kanila, ibig sabihin sa mga tao. Sino ang nagsisinungaling? Ikaw? Na ipinaalam pala sa iyo ang Panginoong Hesukristo, hindi pala pinaalam sa mga tao. Sino sa inyo Panginoong Hesukristo ang nagsisinungaling? Brad, i-plus mo uli yung ano, yung talata. Oh, sige. Pabor sa akin yung talata eh. Oo. Ayun, objection Mr. Moderator. Yes, stop po ang timer natin. Sa po yung objection. Yes, hindi ko siya binigyan ng karapatan na unawain ang talata. Ang tanong ko sagutin niya, he's on under cross-examination, Mr. Moderator, no? Ang tanong ko, sinabi niya ipinagkaloob daw sa lahat ng tao ang hiwaga ng karunungan at ng kaalaman. Samantala, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang hiwaga ng langit, ng kaharian ng langit, hindi ipinagkaloob sa kanila, ibig sabihin sa mga tao sa simbahan lang. Simbahan lang yan, ang pinagkalooban, ang mga apostol lang, ang pinagkalooban yan. Sino ang nagsisinungaling, Mr. Moderator? Siya ang Panginoong Hesukristo. Nang sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi ipinagkaloob sa kanila. Okay, malinaw po yung paliwanag, Bro Junry, pero may okay. Sasagutin ko na po. Wala, sasagutin ko na ng categorical. Sasagutin ng categorical. Ang sagot ko sa categorical. Sandali po, Bro Mark. So, yung sagot mo kanina, so iaano mo, modified mo, i-change mo? Oo, sasagutin ko na lang yan niya. Kasi wala akong categorical, sasagutin ko. Sandali po, yung start kasi nag-stop. So, umpisan natin. So, sasagot na kayo. Mas maganda po, okay, so sasagot na kayo, na? Malinaw po. Yes. Inulit na ni Bro Junry, so sasagot na kayo dun sa tanong ni Bro Junry. Sagot po, Bro Mark, start now. Ano yung kategorya? Sorry. Okay, ulitin ko, Mr. Moderator. Ulitin ko na lang. Sorry. Pasensya na, Wala sa kategorya. Okay lang po. Ini-stop ko yung, ano, pakiulit na lang, yung timer stop po. Pakiulit po yung tanong. Yes, dahil sariwa pa sa kanyang mga labi ang kanyang laway, Mr. Moderator, nang sinabi niya na ang hiwaga, no, ng langit, ang misteryo ng langit
ay pinaunawa daw sa mga tao, most specifically sa kanya, kasi pambudo sa kanyang talata. Samantala, ang sabi ng Panginoong Hesukristo dito, ang hiwaga ng kaharian ng langit tatapat hindi ipinagkaloob sa kanila, ibig sabihin sa mga tao. Sino ang nagsisinungaling? Siya ang Panginoong Hesukristo. Okay, may categorical yata ang question. May nagsisinungaling ba rito o hindi? So, ready na po ba kayong mag-sumagot? Yes. Okay, walang nagsisinungaling. Walang nagsisinungaling. Brad Mark, sandali po ah. So, start natin yung time para sa timer natin. Starts now. Answer po. Walang nagsisinungaling kasi pinagkaloob nga eh. Oh. Kami yung totoong iglesia. Kami yung nananatili sa katuruan ng mga apostol. Yung born again na bautismo sa pangalan ni Yahushua, na kami lang yata ang one God believer, ang oneness, ang nabautismo sa pangalan niya, ang iba, sa Ama, Anak, Holy Spirit, kaya hindi yan nagkaroon, hindi pinagkaloob yung hiwaga. Kaya sa kanila, mystery talaga eh. Yung doctrine nila, mystery sa amin, malinaw yung aming stand, mapapaliwanag namin, hindi pa maraming referensya. Tapos na. Okay na po yun, 30 seconds. Go ahead, next question, brother. Yes, next question, Mr. Luther. Paulitin ko yung tanong. Ano bang sinabi dito, brother Mark? Hindi ipinagkaloob o ipinagkaloob? Kasi ang sagot mo, pinagkaloob eh. Dito, yes, hindi ipinagkaloob. Yes. Sino ang nagsisinungaling? Ikaw na pinagkaloob pala, Panginoong Hesukristo, hindi ipinagkaloob ang misteryo. Sasagutin ko na ba, Baron John Ray? Yes. Basahin niyo po ng maigi ha para maintindihan yung talata. Pinagkaloob yung taas. Yung isa, hindi pinagkaloob. Sa mga Katoliko, hindi pinagkaloob. Objection, Mr. Moderator. Iwaga pa nga sa kanila eh. Yes, objection po. Overrule, sige po. Ang linaw ng sagot ko dito, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam. Sabi ko dito nga sa simbahan, ipinagkaloob, hindi sa lahat ng mga tao. Sabi nito, ang hiwaga ng kaharian ng langit dapat hindi pinagkaloob sa kanila, sa mga tao yan. Yan pinagkalooban simbahan yan, Ephesians 3:10. Sino ang nagsisinungaling? Ang sayo kasi pinagkaloob sa lahat ng tao eh. Objection po, objection. Sige bro, objection. Mark, ano yung objection mo? Yung interpretasyon niya, subject yan sa paglili para suriin. Wag mo kong turuan kung ano yung pag-unawa ko diyan. Pero malinaw yung talata, may pinagkalooban at may hindi pinagkalooban. Sino yung hindi pinagkalooban? Yung hiwaga pa rin ang doktrina. Kaya nga natutubad talaga eh sa Roman Catholic yan. Kaya pasensya Brad kung yung interpretasyon mo at interpretasyon ko hindi nagtutugma. Wag mong ipilit yung interpretasyon mo kasi subject yan para pag-usapan, okay? Okay, leave it to the people na lang. Okay, tama po yun. So ngayon, mga tao na mag-uusga rito. And next question please, Brother Junry. The time is start. Yes, now. Dito ako sa sinabi niya, Mr. Modito, kasi parang pinalalabas niya na ang Ama ang pumarito. Yun ba? Tama ba yung pagkaintindi ko sa pahayag mo, kapatid na Mar? Yes po. Yes na yes. Ang Diyos Ama ang nahayag. God manifest in the flesh, isa lang ang Diyos. Kung tatlong Diyos nyo, isang Diyos, dalawang Diyos, hindi nahayag sa laman, isang Diyos lang nahayag sa laman, yung sa God the Son. Hindi. Yung God na nag-iisa sa heaven, nahayag yan sa laman habang nanatili siya sa throne sa heaven, andito siya sa earth. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, hindi katulad ng Trinity, limitado. Okay. Mayroon ka bang mababasa, masasite na talata kahit isa lang na talata na ang Ama ang pumarito, no? Ipinadala ng Ama ang kanyang sarili. Mayroon ka bang talata yan sa Biblia o wala? Yes, kung nakikinig ka kanina, 1 John 3:1 to 6. Sinasabi doon sa talata, 'di ba? Yung pag-ibig ng Diyos, 'di ba? Nakikita natin yung pag-ibig niya. Objection, Mr. Moderator. Yes, objection po. Ano po yun, Brad Junry? Malinaw ang tanong. Ang tanong hindi po about sa pag-ibig ng Diyos. Ang tanong ko, kung mayroon ba siyang mababasa na pinadala ng Ama ang kanyang sarili sa mundo. Kasi mayroon tayong mababasa, Mr. Moderator, pinadala ng Ama ang kanyang anak. Hindi ang kanyang Ama ang kanyang sarili. Mayroon ba siyang mababasa, Mr. Moderator, na pinadala ng Ama ang kanyang sarili sa mundo? Mayroon ba o wala? Brad Mark, ganito po yung tanong. Sasagutin ko categorical. Okay, so sandali po ha. So sasagutin niyo na ngayon categorical and then you can explain in 30 seconds. The time start now. Wala verbatim wala. Pero sabi dito sa John 16:25, nagsasalita siya ng proverb about the Father. Pero malabong pananalita. Kaya yung kung ang problema ng mga Trinitarian, exact
tong salita ang hinahanap nila. Eh nagsasalita nga si Yahushua ng malabong pananalita. Basahin niyo diyan 16:25 ba? Eh sinasabi niya, ako ay naparito, yung sa Job, 'di ba? Yung tatayo, 'di ba? Sino yung manunubos, 'di ba? Ama yun, no? Ang linaw, ang dami kong binigay na talata na nagpapatuloy. Seconds na po. Ayan. Okay, salamat, no? At least umamin kang wala kang talata, no? Puro dal-dal lang. Ngayon, next question. Dahil sinabi mo, ang ama ang pumarito. Ano bang ibig mong sabihin ng pumarito ng ama? Sino ang natira sa langit? Ay, yun. Magandang tanong. Yun yung nakikita kong objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Yes, ano po yung objection? Nag-stop ang timer natin. Ano unang-unang, Mr. Moderator, wala, nasa rules, bawal ang ad hom, no? Sumagot na ng aluminium, hindi pa nakasagot ng diretso sa aking katanungan, no? Pakibawalan mo na siyang mag-ad hom, Mr. Moderator, pakisabi mo na bago ako mag-ano sa mag-proceed sa aking objection. Yes, objection din po, objection. Hindi ko sinasabi siya. Oh, hindi siya yung sinasabi kong bro, may objection ako. Huwag ka muna magsalita diyan. Makinig ka muna sa Mr. Moderator. May objection ako. Pakisupil yung dila niya, Mr. Moderator. Okay, brother Mark, mayroon pong objection dito tungkol sa ad hom. Ano po yung paliwanag niyo rito, brother Mark? Hindi siya sinasabi ko. Yung interpretasyon, hindi wala akong personal na taong tinutukoy. Yung maling pagkakaunawa, yung kamangmangan na pagkaunawa. Well, no, Mr. Moderator, objection. Hindi yan, objection. Yan tungkol sa isang tao. Hindi pwede yung ganun ang sagot mo sa tanong ko eh. Nagtanong ako ng maayos, hindi ka pwedeng tanong ng kamangmangan yan. Sige, no? Bro John Ray, hintayin natin magpaliwanag siya. So, no, Mr. Moderator, hindi mo na-address yung objection ko. Pinahayaan mo siya magsalita eh. Ang sabi ko, pili mo muna yung kanyang dila na bawal ang ad hom. Kasi malino po ad hom yun. Dapat sabihan mo siya na huwag mag-ad hom. Tapos diritso na ako sa objection ko. Yun dapat, huwag mo siyang paliwanagan muna. Okay, bro Mark, maliwanag po yun. No? Yung objection natin, bawal ang ad hom. At para sa kanya is ad hom yun. So, yung sa'yo, paliwanag naman, hindi yan ad hom. Sabi mo, tama po ba? Diretso na ako sa objection ko, Mr. Moderator. Objection ko na ako. Okay. Ito na lang po, ano, para mas maganda. Let's try to avoid ad hom. No? Yung mga salitang hindi po kanais-nais, we're in the religious debate. At sana po, if it is the question is categorically, you have to answer categorically. At please, iwasan po natin yun ad hom. Answer it direct answer po, no, for 30 seconds. So let's go for the next question siguro, bro. Okay. Yes, okay, ang objection ko pa, Mr. Moderator, kasi hindi pa na-address. Okay, yes, ang question ko kasi, Mr. Moderator, hindi siya sumagot ng diretso eh. Dahil inamin niya na sinabi niya na ang ama ang pumarito. Ang question ko, sino ang natira sa langit? Sino ang natira sa langit? Okay, yun po yung question ngayon. So mag-start na tayo. You can answer yes, that now. Yes, sagutin ko na po. Sagutin ko na po. Excited masyado si Brother Jun Ray. Okay, so let's start. Tadali po ah. Wait lang po, Bro. Sesenya sa akin. No? Kasi magta-timer tayo. So the time starts now. Oo. Ang natira sa heaven ay ang Diyos Ama. Kasi ang Diyos Ama ay omnipresence. Kung sa kanya, yung gaddasan, nung nagkatawang tao, wala na sa heaven, nalusaw pala yung pagka-Diyos nung sa gaddasan. Yun, magandang matanong sa kanya yun para maintindihan niya yung tinatayuan ng mga Trinitarian. Kung nauunawaan niya na yung gaddasan ay nung nagkatawang tao, wala na sa heaven, sa throne. Kasi ako, ang God the Father nasa heaven, kaya niya mahayag, nasa lupa siya, nasa Mars siya, sa Europe siya, sa Japan siya, kahit nasan siya, omnipresence ang God eh. Yung laman na nagkatawan tao, yun yung hindi omnipresence. Bro, time na po, Mikado, at tao lang. Okay, next question. Dahil mayroong ama sa langit, mayroong ama sa lupa, ilan ang iyong ama ngayon? Ang Ama ay iisa lang, ang Diyos Ama. Yun nga yung gusto kong maintindihan ng ating mga kapatid na Trinitarian. Isa lang ang Ama, ang Diyos Amang nasa langit. Siya lang ang Diyos, siya lang ang kapangyarihan sa lahat. Siya ang Almighty, walang iba. Nung nagkatawan tao siya, hinubad niya ang pagka-Diyos. Okay? Hinubad niya. Hindi siya Diyos nung nagkatawan tao, pero natiling Diyos ang Diyos Ama. Kasi kapahayagan ang Son of God. Kapahayagan, hindi iyan isang personang hiwalay na tatlo ang Diyos, apat ang Diyos, lima ang Diyos, hindi ganoon. Stop.